Habang tumatagal ay nagiging mainit ang issue sa pagitan ng talent manager, showbiz talk show host at entertainment columnist na si Lolit Solis at ng aktres na si Bea Alonzo. Narito ang kwento kung paano nagsimula at ang mga pangyayari sa issue nilang dalawa. The Philippine Showbiz List presents Lolit Solis versus Bea Alonzo Issue Timeline. Not invited to Bea's press con. Nag-ugat ang issue sa pagitan ni na Lolit at Bea nang hindi inimbitahan si Lolit sa press con ng contract renewal ng Kapuso actress sa isang beauty brand noong March 2022. Dito ay inakusahan ni Lolit si Bea ng power tripping dahil sa pagka-cancel o manunito sa kanya sa press con. Dahil sa nangyari ay dito na nga nagsimula ang tila di pagkagusto ni Lolit kay Bea kung saan halos araw-arawin na niya ang kanyang pang-uokray at pagpaparinig rito. Gaya na lamang na casual late ito sa sariling press con dahil matagal inayusan ng glam team para maitago ang mga piligis sa katawan. Na kesyo dapat ito talagang mag-effort mamukhang bata para hindi maging mukhang tita ng leading man niyang si Alden Richards at ang pagkukumpara niya rito sa ibang female stars na hindi umano nag-ghosting ng mga boyfriend. Ngunit sa ipinalabas na vlog entry noong April 2022 sa YouTube channel ni Audrey Diaz ay inilahad ni Lolit na wala raw siyang sama ng loob kay Bea. Kwento pa ni Lolit ay hindi pa niya nakikita ng personal si Bea at hindi niya raw maalala kung saan ba nagsimula ang pag-uurat niya dito. Pero hindi niya ikinailan na trigger lang daw siya nang malaman niyang ipinatanggal o mano ng aktres ang pangalan niya sa listahan ng mga invited press sa product endorsement launch nito. Pero paglilinaw niya, sa talent manager daw ni Bea na si Shirley Kwan siya may tampo at hindi mismo sa Kapuso actress. Na-offend daw siya na sinang-ayunan nito ang alaga niyang si Bea. Hindi man lang daw siya protectionan bilang may pinagsamahan naman sila bilang kapwa talent managers. Dito inihayag din ni Lolit na tatantanan niya na si Bea at itutuon na lang daw niya ang atensyon sa ibang bagay. On comparing Bea with Julia and Marian. Sa kabila ng sinabi ni Lolit na titigilan na niya si Bea ay hindi naman ito tinotoo ang kanyang binitawang salita. Bagkos ay lalo pa nga itong lumala sa mga personal nitong banat. At ilan nga sa mga atake nito ay ang patuloy na pagkukumpara niya kay Bea sa Kapuso primetime queen na si Marian Rivera at kay Julia Barreto na walang wala o mano siyang sinabi sa mga ito. Sa mga Instagram post ni Lolit, kapansin-pansing pinagsasabong nito sina Bea at Marian. Tila pinapalabas niya na gustong agawin ni Bea ang trono ni Marian sa GMA 7. Sa mga nakakabasa ng post ni Lolit, kapansin-pansing kung paano niya iangat at purihin si Marian at kung gaano na lamang nito laitin at punahin si Bea. Isa pang personal na atake ni Lolit laban kay Bea ay ang makailang ulit na pag-ungkat niya sa sinapit ng relasyon ng aktres sa dati nitong boyfriend na si Gerald Anderson. Maliban dito, ikinukumpara ni Lolit si Bea sa bagong girlfriend na kapamilya actor na si Julia Barreto na mas bata kaya pinagpalit siya. Ganoon pa man sa kabila ng mga hindi ka nais-nais na magagandang salitang binabato ni Lolit ay mas pinili pa rin ni Bea ang manahimik at hindi pinatulan ang kung anumang patutsada laban sa kanya. Bea's message to Lolit. Noong October 6, 2022 sa solo media ko ni Bea para sa pinagbibidahang primetime series sa GMA ay hindi na nga nakatakas pa si Bea na makuhanan ng reaksyon tungkol sa issue sa pagitan nila ni Lolit. Dito ay direktang tinanong si Bea tungkol sa mga atake sa kanya ni Lolit. Base sa artikulo ni Mario Bautista na lumabas sa Entertainment News blog nitong Showbiz Portal noong October 7, 2022 ay walang kung anumang mababakas na galit sa mga binitawang salita nito at nanatiling positibo si Bea. Ayon kay Bea, hindi siya sasagot tungkol sa mga sinasabi sa kanya ni Lolit dahil sa hindi naman daw niya nababasa ang mga sinusulat nito laban sa kanya. At nalalaman lamang niya mga ito sa ibang taong nagbabalita sa kanya. Pero sa kabila nito ay nagpahayag pa rin si Bea ng respeto kay Lolit kahit na hindi pa niya ito nakikita ng personal at pinakilala sila sa isa't isa. Dito rin ay nabanggit ni Bea ang tungkol sa sakit ni Lolit na isa sa rason lalong ayaw niyang sagutin ang mga issue na kapalibot sa kanilang dalawa at anya ipinagdarasal niya ang agarang paggaling nito. Bea's manager Shirley Kwan breaks her silence. Sa pagkakaalam ng marami, nagsimula ang mga personal na banat ni Lolit kay Bea matapos siyang hindi maimbitahan sa press con ng beauty brand na ini-endorso ni Bea. Pero sa eksklusibong panayam ng PEP sa manager ni Bea na si Shirley Kwan noong October 10, 2022 ay nilinaw niya ang lahat. Si Shirley ang kinuhang talent manager ni Bea mula nang umalis ang aktres sa bakura ng ABS-CBN at lumipat sa GMA 7. Ayon pa kay Shirley na simula nang lumipat si Bea sa bakura ng GMA noong July 2021, ay dito na umano nagsimula ang mga tira ni Lolit sa kanyang alaga.
Iginiit din ni Shirley na siya ang nagdesisyong hindi imbitahin si Lolit. Pati na ang dalawang malalapit dito na entertainment editor na sina Salvi Assis at ang showbiz columnist radio host na si Gorgie Rula. Wala raw alam si Bea tungkol sa desisyon niyang ito. Inako ni Shirley na ginawa niya ito dahil sa unprovoked attacks ni Lolit laban sa kanyang client na anyay walang kamalay-malay. Kinontra din ni Shirley ang aligasyon ng power tripping. Ang kanyang ginawa ay ang dapat lang daw gawin ng sinumang talent manager. Bilang talent manager, hindi raw hahayaan ni Shirley na iharap ang alaga sa mismo mga taong naninira dito. Pinaalala ni Shirley na sa loob ng mahigit isang taon ay pinili raw ng kampo ni Bea na huwag pansinin ang mga paninira at pag-atake ni Lolit laban sa aktres. Pero umabot na raw sa sukdulan ang kanyang pagtitimpi kaya nagdesisyon na itong magpa-interview. Dito na isinambulat ni Shirley ang kinikimkim tungkol sa wala raw tigil na pagbira ni Lolit sa kanyang alaga. Natanong naman si Shirley kung bakit ang haba ng pananahimik niya at ano ang nag-udyok sa kanya para magsalita na. Dito ay inihayag niya na kumuha lamang siya ng cue kay Bea dahil unang-una pa lang daw ay ayaw ng aktres na magkaroon ng interaksyon. Ayaw daw nilang gawing big issue pa ito kaya raw ay hinahayaan na lamang nila ang mga nambubuli. At dito nga nabanggit ni Shirley ang nagdaang presko ni Bea kung paano nito kinaharap ang mga bashers. Inamin ni Shirley na nadismaya siya nang halos walang nag-pick up ng istoryang ito sa kabila ng magagandang sinabi ni Bea tungkol kay Lolit. Bullying. Sa Instagram post ni Lolit Kamakailan ay pinaratangan niyang si Bea ang may pakana nang natatanggap niyang death threat sa Instagram. Ipinakita pa ni Lolit ang screenshots ng mga mensahe ng bashers na galing daw sa fans ni Bea. Ayon kay Shirley, dahil sa mga unprovoked attacks ni Lolit, totoong galit na ang fans ni Bea. Hindi na raw katakataka kung maghayag man sila ng galit kay Lolit. Ito rin daw ang audio kay Shirley para basagin ng kanyang pananahimik sa loob ng mahigit isang taon. Hindi rin niya mawari kung bakit sinusubukan ng isang babaeng katulad ni Lolit na sirain ang kapwa nito babae na wala man daw ginagawang masama. Sa isang Instagram post ni Lolit, sinabi nitong ang punot dulo ng issue nila ni Bea ay na magkomento si Lolit na hindi bagay kay Bea ang role nito sa startup PH. Sabi pa ni Lolit, patola ang kampo ni Bea na nag-react at pinersonal ang tirada niya. Inalamahan ito ni Shirley at sinabing kahit kailan ay hindi nila pinatulan ito dahil sa alam nilang hindi ito titigil kahit sa anumang sabihin nila dito. Anya, alam nila ang totoo kaya hinayaan na lang nila at baka ito ang kaligayahan ni Lolit. Pero syempre, hindi pa din daw maialis sa mga fans na maglabas ng ganung reaksyon. Ayon kay Shirley, may mga taong nagsabi sa kanyang mag-apologize lang si Bea kay Lolit para matapos na ang issue at magkaayos na ang dalawa. Ang sa kanila raw, dapat si Bea mapakumbaba dahil si Lolit ay isa ng veterana sa showbiz. Ngunit mariin itong kinontra ni Shirley. Anya, may ibang paraan kung paano i-handle ang mga bullies pero hindi para i-glorify at humingi ng paumanhin sa mga ito at lalong huwag i-tolerate ang mga ginagawa. Muling giit niya, we do not glorify bullies and bullying is never okay. Will not make a move to speak with Lolit. Sina Shirley at Lolit ay kapwa founding members ng PAMI na binubuo ng talent managers ng local entertainment industry. Magkasama sila rito ng halos 28 years, pero bago pa man ito ay magkakilala na sila. Si Shirley ay mahigit 30 years na sa pagmamanage ng artista, habang si Lolit ay mahigit 50 years na sa showbiz industry. Matagal na ang pinagsamahan nila at kilalang kilala nila ang isa't isa. Alam daw ni Shirley nga kayahan ni Lolit magbalitad ng istorya upang ito ang magmukhang biktima. Dahil dito, hindi raw gagawa ng hakbang si Shirley upang kausapin si Lolit at ayusin ang issue nito kay Bea. Ayon kay Shirley, si Lolit mismo ay aminadong inosente si Bea at wala itong atraso sa kanya. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang pag-atake niya sa aktres. GMA supports Bea. Kasunod niya ng paglabas ng saloobin ni Shirley, kauli ng bullying ni Lolit kay Bea ay ang paglabas naman ng pahayag ng GMA ukol dito. Sa official statement ng GMA Network, dito lamang October 14, 2022, dito ay pinahayag ng network ang buo nilang suporta at pagpapahalaga kay Bea bilang aktres at kapuso. Hindi raw nila pinahihintulutan ang paninira sa kahit sino man at pagsalitaan ng hindi totoo ang sino man sa kanilang mga artista at programa. Hanga daw nila ang masaya, mabuti at maayos sa pagkikitungo sa bawat isa. Tiniyak din ng GMA 7 na masaya sila sa pagtanggap ng mga manonood sa pinagbibidahang serye ni Bea. Hindi direkta ang tinukoy ng GMA 7 sa official statement nito kung ano ang paninira kay Bea at kung sino may pakana nito. Nirepost ni Bea ang screenshot ng artikulo sa GMA website na nagtanggol sa kanya. Maikli ngunit makahulugan niyang caption dito. Thank you. Shirley resigns from PAMI amid bullying issue.
Lumiyab na nga ang sigalot sa pagitan ng veteran talent managers na sina Shirley at Lolit. Kasabay nga na paglabas ng GMA ng suporta kay Bea ng araw din yon, ay nasundan naman ito ng pag-resign ni Shirley sa Philippine Artist Managers Inc. Si Lolit mismo ang nagsapubliko ng pag-resign ni Shirley sa pamamagitan ng kanyang Instagram post, kung saan ay binahagi niya ang screenshot ng resignation ni Shirley na naka-address sa kapwa nila managers. Sa mensahe, inihayag ni Shirley na walang duda ang pananahimik ng PAMI tungkol sa bullying ay para na rin pagsuporta sa mga bullies at bullying kung kaya ayaw niyang patuloy pang maging parte pa nito. Buong mensahe ni Shirley, "Tita Dolor, please post this sa PAMI Viber Group. It is now very evident to me without a shadow of a doubt that PAMI's silence on this bullying by another PAMI member is tantamount to PAMI supporting bullies and bullying. Therefore, I cannot continue being a part of PAMI. I resign." Ang tinutukoy na Dolor sa mensahe ay ang veteran talent manager din na si Dolor Guevara. Sina Shirley at Dolor ay malapit na magkaibigan bukod sa pagiging colleagues. Sa caption na naturang mga post ni Lolit, idinaan ito sa patutsada at pamimiloso po ang mensahe niya tungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan nila ni Shirley. Sa panig naman ni Lolit, sinasabi nito na hindi niya alam kung bakit bully ang tawag sa kanya ni Shirley na dahilan na pag-resign nito sa PAMI. Binanggit din ni Lolit na siya po umano ang nabubully. Anya, "Call me a bully, treat me like a bully, pero sa mga mahal ko, I will always be a loving angel. Huwag kayong OA. Ako binubully nyo, no? Mag-isa lang ako." Hindi naman na naglabas ng pahayag ang kampo ni na Shirley at Bea tungkol dito. Mukhang hindi pa rin natatapos ang issue na ito sa pagitan ni na Lolit at kampo ni Bea. Kaya abang-abang lang tayo sa susunod na mga pangyayari. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!